Ngayon naman po, pag-usapan natin kung ano yung proseso na pagdadaanan ng mga nominadong appointments ng ating Pangulo. Bakit bakit po nomination ang tawag? Kasi lahat mo ng cabinet secretaries, except those na talagang napalapit sa presidente, gaya po ng executive secretary, gaya po ng PMS, at gaya po ng spokesperson, pero ang PCOO dumadaan po sa commission on appointments, no, ay kinakailangan makumpirma ng commission on appointments para maging valid. Now, alam niyo po, meron pang technicality rito. Depende kung kailan na-appoint ang isang secretary, pwede siyang full pledge or pwede siyang acting. Full pledge secretary siya, kung siya ay na-appoint at na-nominate, pag-recess ang Congress. Ngayon po, wala pang appointment kasi ang termino ni Presidente magsisimula ng 30 of June, no, at 12 noon. So inaasahan lang natin na pagdating ng 30 June ng hapon ay isusumiti na ng Office of the Executive Secretary ni Attorney Vic lahat ng mga miyembro ng gabinete na nais niyang ma-subject to confirmation, no. Now, lahat po ng mga na-appoint habang naka-recess ang Kongreso are, for all intents and purposes, full secretaries. They're valid appointments until otherwise rejected by the Commission on Appointments. Ang tawag po sa kanila, ad interim. Pero kinakailangan po para maging ad interim na full-pledge appointment sila, in-appoint sila when Congress is in recess. Ang Kongreso naman po is on recess until SONA ng third week of July, no? So anytime from July until the third week of July, po pwede talaga mag-appoint po ang presidente ng mga nominado doon sa mga posisyon na kinakailangan confirmation. Ano ba ho yung mga confirmation na kinakailangan, no? Lahat po ng heads ng mga iba't ibang departamento except sa executive secretary na talagang position of full trust and confidence sa presidente, hindi po yan dumadaan sa commission on appointments. Ako po, hindi ako dumaan as spokesperson kasi position din po yan of full trust and confidence, no? Bukod sa heads of executive departments, yung mga miyembro ng constitutional commissions. Meron po ngayon talagang kontrobersiya kasi yung mga in-appoint ni nominating presidente na COMELEC chairman, dalawang commissioners ng COMELEC, yung chairman ng commission on appointments, si Ma'am Hustol, yung head namin dati sa Malacañang ng finance, at saka yung head ng civil service commission na si dating Congressman Nograles, ay hindi pa po nako-confirm ng commission on appointments. Ang ibig sabihin po niyan, pag hindi sila na-confirm, hindi po sila magiging full-pledged commissioners dahil kinakailangan nga ng confirmation, no? Pero lahat ng ginawa nila, balido. Kasi ad interim appointment sila, na-appoint sila when Congress was on recess. So they could discharge functions as a COMELEC chair and COMELEC commissioner. Pero kapag nag-recess na ang Kongreso at hindi sila na-appoint, deem rejected ang kanilang mga appointments at kinakailangan silang i-reappoint. Kaya lang, hindi na sila marireappoint ni Presidente kasi the President's term ends on the 30th of June din. So, kinakailangan ang magtatalaga ng bagong COMELEC commissioner at dalawang commissioner ng COMELEC, pati yung chairman ng CSC at saka ng COA, will be the new President, si President Bongbong. Anyway, so yan po yung pagkakaiba ng ad interim appointment. It is a regular appointment unless rejected by the commission on appointments. Meron naman pong tinatawag na yung regular appointments when Congress is in session. Ito po yung weird. Kapag regular appointment siya na Congress is in session, they're only acting appointments until otherwise approved by the commission on appointments. So mga presidente po nag-aantay until Congress is in recess bago mag-appoint para ang kanilang mga in-appoint, no, ang kanilang mga nominees ay regular appointees instead of acting appointments, no. So yan po yung pagkakaiba. Now, pagdating po sa kung sinong itatalaga talaga sa gabinete, that's a position of full trust and confidence, only the president can decide. We may disagree, we may agree, pero the decision lies solely with the president. Pero siyempre, because the task is too great, ang ginagawa naman po ng ating presidente, nagbubuo siya ng search committee, at ang pagkakaintindi ko po naman ngayon, ang search committee ay
pinamumunuan ni Executive Secretary si Vic Rodriguez, at ang kabahagi po dyan ay yung members ng kanyang Execom. Kasama rin po dyan si Secretary Anton Lagdameo na Special Assistant to the President. Kasama rin po dyan si Chairman Abalos sa DILG, at saka si aking ninang si Zenny Angping, no, na head ngayon ng PMS. Sila yung nagve-vet para sa mga possible appointees. Well, ang gaya ng sinabi ko po, no, we can only approve, disapprove of the appointments made by the President, but only the President can appoint. Kasi sila po yung tinatawag na mga alter egos. They are extensions of the President's personalities in charge of specific cabinet portfolios. So far po, talaga namang malakas ang ating economic team. Kasi nga po, we are undergoing still a pandemic, at saka meron pang gyera sa Europa na naging dahilan kung bakit lahat ng presyo ng mga bilihin ay nagtataasan. Pero solid naman pong mga economic team. Sila po lahat ay mga taga UP School of Economics, no? Pinamumunuan po yan ng ating Department of Finance na si Benjamin Jokno. Eh, hindi naman po yung bago sa gobyerno. Siya po yung naging DBM chief na at naging governor nga po ng BSP. Ang kanyang mga katulong sa economic team ay sa NEDA, si dating NEDA secretary na rin, si Secretary Balisakan. No? Ang punto po sa kanya ay siya yung naging appointee ni Noynoy Aquino. Pero alam niyo naman mga technocrats, hindi yung mga politiko. They are men of science at talagang ang nakatutok lang sila dun sa kanilang field of specialization na economics. So si Secretary Balisakan sa NEDA, tapos ang Department of Trade and Industry ngayon, yung dati naming presidente sa UP, no, si President Pascual, na nanggaling din po yan sa Asian Development Bank, at siya ngayon po ay isang opisyalis ng isang industry group. So solid naman po ang tingin nila sa economic managers natin. No? Ang inaasahan na lang ngayon na appointments ay kung sino yung magkikita ng pondo para sa gobyerno. Yan po yung sino magiging commissioner ng internal revenues para sa mga buwis, at kung sino magiging commissioner ng Bureau of Customs para sa mga customs duties. Dahil yan naman po ang pinakamalaking pinanggagalingan ng ating pondo para sa gobyerno. Pangatlo po na pinagkukuhanan natin ng pondo ay yung mga kita ng GOCCs. No? So tatlo lang po yan. At kung meron pang balanse doon sa ating kinikita at kinakailang gastusin, doon po tayo umuutang. Kaya yun po yung tinatawag nating borrowings, no, na ginagawa ng gobyerno na po pwede manghiram galing sa publiko through the form of bond flotations, or po pwede talaga umutang, no, sa mga bangko. O kaya gaya ng Asian Development Bank at saka AIIB. Sa bukod po doon sa ating economic team, na-appoint na rin po siyempre yung aking for all intents and purposes kapalit. No? Kaya lang ngayon, iisa na lang. Hindi na pinaghiwala yung spokesperson at saka PCOO, na tama lang naman po. No? Dati-rati naman talaga ang tawag dyan, press secretary. Kaya lang yung pinaghiwala yung panahon ni Noynoy Aquino, siya gumawa ng so, pinaghiwalay ang PCOO, pinaghiwalay ang spokesperson, pinaghiwalay pa yung USEC na nagpapatakbo ng ilang mga opisina under PCOO. Pero ngayon, pinag-isa na po yan si Attorney Trixie Angeles. No? Now, syempre, nandyan po si VP Sara, no? Department of Education. Tingin ko naman po, dahil si Mayor Sara ay ina ng mga grade school students, talaga meron siyang personal interest na magtagumpay ang Department of Education. So you can expect her to be an exemplary secretary of the Department of Education. Isa pang very crucial appointment sa Department of Justice. No? Kilala ko pong personalito si Secretary Remulla. Kami po ay intergenerational friends. Ang nanay ko, ang tatay niya were best friends. Ang tiya ko na nagpalaki sa akin, ang tatay niya were classmates for 4 years sa UP College of Law. At kami po ni Sec Boying ay kababata at kaeskwela sa UP mula noong undergrad pa. So, I know he knows the law. At ang maganda kay Secretary Remulla, ni background din siya sa politika. Alam niyo po, hindi mo maaalis na ang background sa politika is a plus factor pag ikaw ay miyembro ng kabinete. Una-una, may rule po ang Commission of Appointments kapag dating mambabatas, express lane na ang kanyang approval. Huwag niyo pong isipin madali at makalusot sa confirmation process. Ha? Kasi nung panahon ni Presidente Duterte, naalala niyo, si Gina Lopez hindi lumusot sa Commission of Appointments. Si Yasay hindi lumusot sa Commission of Appointments dahil may mga issue lumabas sa kanyang citizenship. No? Tapos
Kaya importante na as a politician, kakilala niya at least yung mga miyembro ng House contingent sa Commission on Appointments at may rule nga po na smooth sailing. Pero si Boying Remulla knows the law, being a lawyer, and he has the political savvy po, no, having been a seasoned politician. Now, bukod pa po doon, ako, one of my favorites is my good friend, Attorney Ivan Uy. Si Attorney Ivan Uy po yan, kasama ko na yan, nung kuna-question namin ang Smartmatic. Siya po talaga isang IT expert at siya yung may alam kung paano magagamit ang automated election system sa Pandaraya. And I think he was appointed kasi siya yung in charge ng vote protection, no, para sa kay Presidente BBM, at nagtagumpay naman siya sa kanyang vote protection. Kung ano man yung nais na pinagplanuhan ng mga kalaban ni Presidente BBM para mandaya using automated system, eh nakontra po yan ni Attorney Ivan Uy. Now, nandyan po din po si Secretary Manuel Bunoan. Importante po yan dahil malaki ang budget ng DPWH at saka crucial sa tagumpay ng gobyerno natin yung pagpapatuloy ng build. Hindi po baguhan si Secretary Bunoan sa DPWH. Naging senior undersecretary po siya nung panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Pinirate away lang siya ng DPWH sa DPWH ni Ramon Ang para magtrabaho sa San Miguel, doon sa San Miguel Infrastructure. So kung nakikita niyo yung mga flyovers na ginawa, yung NLEX connector at saka iba mga highways, yung TIPLEX, yan po ang mga proyekto ng San Miguel Infrastructure sa pamamuno po ni Secretary Bunoan, na veterano ni dyan sa DPWH. Kilala niya po lahat yan dahil siya po ay naging senior undersecretary before. Siyempre, kilala naman natin si Benner Abalus, one of the most trusted men of the president. Naging mayor, naging head ng Metro Manila Commission, kaya perfect po siya sa DILG, no, dahil alam niya ang larangan ng local government. Ang isa magito po ay ang aking kaibigan din si Erwin Tulfo, no. Ako po yung spokes, talagang halos araw-araw ko tinatawagan ni Erwin Tulfo, at hindi kompleto araw ko kundi ako ma-interview ni Erwin Tulfo. Siyempre po siya isang bihasang mamamahayag, at siyempre po na-appoint din siya dahil lahat naman po ng appointments ay depende yan sa full trust and confidence sa presidente, dahil siya ay isa dun sa mga veteranong mamamahayag na talagang nagsiwalat ng katotohanan tungkol sa kampanya ni President BBM. Now, ito pong si ninang ko, si Ninang Zenaida Angpin. Ang hindi po alam ng marami, dati na siya nagtrabaho sa pamilya Marcos at Romualdez. So, naging tauhan po siya ng mga Romualdez noong panahon ng martial law. At nung kami po ay nagkaroon ng kampanya sa Metro Manila, nagulat ako, hindi pala siya kandidato. And yet, siya ay nag-organize ng rally dun sa distrito ng Manila kung saan kabahagi ang Chinatown. Pero dati po siyang kongresista na representante ng Chinatown, at yung kanyang asawa na aking ninong din, si Congressman Harry Angpin, ay naging kongresista rin din po. Now, bienvenido Laguesma po, Dole. Comebacking na po yan. So second time na niya maging Secretary of Labor, kaya bihasa na rin po siya. Another favorite of mine is a Secretary of the Department of Tourism, si Mayor Cristina Frasco. Maraming salamat po kay Mayor Cristina Frasco at sa kanyang may asawa, si Congressman Frasco, kasi nanalo po tayo sa kanilang baluarte na Liloan, no? Maraming salamat po. Magpapa-Thanksgiving din po ako sa Cebu. Dahil bagamat hindi tayo nanalo sa province of Cebu, number 14 lang tayo, panalo po tayo sa Cebu City, sa Mandawi City, sa Lapu-Lapu City, at saka maraming mga municipality sa Cebu. Although overall sa province ay number 14 lang. At ang nanalo tayo dun sa mga syudad, no? Pero magka-Thanksgiving din po tayo dyan dahil maraming boto tayong nakuha dyan. So thank you very much kay Secretary Cristina Frasco, na siyang anak din na aking BFF na si Governor Gwen Garcia. Now, Susan Opley, of course, although 2 years pa po bago mabubuo yung kanyang departamento. She has been designated pero hindi pa po talaga buo yung kanyang Department of Overseas Filipinos, no? So meron pong transitory provision yan kasi ihihiwalay ang OWA sa DOLE at ihihiwalay din yung mga functions ng Protection of Nationals doon sa Consular Office ng Department of Foreign Affairs. So 2 years po ang transitory provision. So expect Secretary Susan Opley to see action 2 years from now. Hindi ko nabangkit as member of the economic team si Felipe Medalla, pero veterano na po yan. Siya po'y nanggaling na rin ng Central Bank as a member of the
Monetary Board, at kung di po ako nagkakamali, naging NEDA rin na po ata siya in a past government. And finally, ang isang bagong pangalan ay si Amina Pangandaman. It's not surprising that she was appointed DBM kasi naging Secretary of DBM po si Benjamin Diokno na Secretary of Finance na head ng economic team. So tao po siya ni Benjamin Diokno. She was, if I'm not mistaken, a USEC in DBM itself when Secretary Diokno was Secretary of that department. So siya po yung veterano sa larangan ng budget making. So far, so good po ang kanyang mga appointments, no? Well, I'm saying it so far so good because they all seem qualified for the position, if not being overqualified. At saka maganda, bagamat maraming mga mukha, marami rin mga politika savvy. Importante po yan kung sila'y gusto nilang makalusot sa makapangyarihang commission on appointments. Alam niyo itong commission appointments, part of the check and balance yan. Although the act of appointment is a purely executive act, syempre, kinakailangan pakinggan din ang boses ng mga representante. At sila naman po talaga yung susuri ng very closely sa mga qualifications. Kaya dyan po lumalabas na ilang mga na-nominate sa cabinet post gaya ni nasirang Secretary Yasay ay meron palang foreign citizenship. No? At o nga pala, yung isang kabinete na nasahan ko ma-appoint as Secretary of Finance, apparently, dahil may issue rin of nationality, meron siyang second nationality, ay hindi na-appoint dahil dun sa kanyang second citizenship na baka mag-issue in the same way na naging issue yung nationality ni Secretary Yasay. Now, I'd like to clarify na although si VP Inday Sara was also appointed Secretary of Education under the Constitution dahil siya ay VP, hindi na po siya dadaan sa proseso ng confirmation ng commission appointments. Siyempre naman, kung ikaw yung Vice President at binigyan lang ng cabinet portfolio, eh bakit ka pa kinakailangan dumaan sa proseso ng confirmation? Ang kanyang mandato, ang kanyang confirmation ay binigay na ng mga taong bayan sa kanya nung binoto siya sa posisyon ng Vice President. Now, sino pa ang ating inaantay na appointment? Ako, meron pa mga major departments na hindi pa lumalabas. Unang-una, Department of Foreign Affairs. Nung kami nag-uusap talaga ni President BPM ng kampanya, sabi niya talaga importante itong posisyon ng DFA kasi ang nais niya mangyari ay ipagpatuloy yung polisiya na kaibigan ng lahat at kalaban ng walang kahit sino man. So kinakailangan, katanggap-tanggap sa Amerikano, katanggap-tanggap sa China. At siyempre, may mga ilang pangalan na malapit sa kanya. Sasabihin ko na, like ni Ambassador Bim Sing Son, pero ang perception, magagalit naman yung China kung siya dahil masyadong maka-Amerikano. No? Pero at the same time ngayon, wala naman tayong nakikita na isang tao na babansagan na maka-China. No? Yung ating ambassador na napakagaling, Chito Santa Romana, ay ambassador to China na naging veteran journalist sa China, no? For a very long time, eh namatay nga po. No? So he would have been also possibly a good material for Secretary of Foreign Affairs. Now, ang alam ko po, ang qualified sa pagiging Secretary of Foreign Affairs, eh marami naman po. Pero nung isang pag-uusap namin ni Apo BBM, sinabi nga niya na parang he's inclined to look into a career. Ibig sabihin, yung talagang rose from the rank para maging Secretary of Foreign Affairs. Pero wala pa pong na-anunsyo. Wala pa rin po na-anunsyo ang Secretary of National Defense. Ang inaasahan natin si Mayor Inday Sara, yan yung kanyang first preference. No? Pero medyo nagtataka nga ako kasi sa isang post, ang sabi ni Mayor Inday Sara ay hindi na siya nagpumilit sa post ng Secretary of National Defense para hindi na maging dahilan ng pagkakabiyak ng unit team. So naintriga ako doon. So if I see her, I will ask kung ano yung ibig sabihin noon. No? Pero hindi nga siya nagpilit na para maging Secretary of National Defense. Pero ako naman, ang aking pananaw, eh mabuti na nga rin hindi na naging kalihim ng Secretary of National Defense si Mayor VP Inday Sara kasi let's face it, until we have a modernized armed forces that can defend their national territory, there's only so much that the Secretary of National Defense can do. Kinakailangan talaga ang lead sa Department of Foreign Affairs because until we have an armed forces that can actually defend their national territory, and I'm sorry to say that we don't have one,
eh talagang dadaanin natin sa diplomasya. So the lead must be undertaken by the Department of Foreign Affairs. Now, ang wala pa rin appointment ay ang National Security Advisor. Importante po yan kasi siya yung chief spy. At alam natin na meron pa rin continuing threats coming from the Islaya, yung mga rebelde na na kumuha ng Marawi o lumaban sa Marawi, yung ISIS na tinatawag at yung mga ibang pang mga terrorist groups, no? At inaasahan din natin na dahil marami tayong problema dulot ng gera sa Europa, kasama na dyan yung kahirapan ng buhay, eh baka maging aktibo na naman yung mga kalaban natin, mga terorista sa ilalim po ng People's Army at CPPNPA. So wag po tayong magpapalinlang. Worldwide po itong nangyayaring pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Dulot po ito ng gera. Hindi naman po ito magiging permanente, pero hindi rin po ito gawain ng ating gobyerno. Now, isa pang cabinet position na wala pa ay ang Solicitor General, the Lawyer for the Republic. Pero sa tingin ko naman po ay ang soldier naman po is very professional. So miski magtalaga lang po dyan ng OIC, walang problema. Dahil meron naman po sila mga Assistant Solicitor General, ang pinaka-senior always acts as the Acting Solicitor General. Maraming beses na po na nagkaroon ng Acting Solicitor General in the person of the most senior Assistant Solicitor General. So yun po yung mga, at saka TESDA, wala pang TESDA. Ang TESDA po kasi napakalaki ng pondo at it can really make a difference to the lives of many of our people. Dahil yung mga hindi nakapagtapos ng university education, ang inaasahan nila ay yung mga training sa TESDA. At napakalaki nga po ng pondo na nakalaan para riyan. Now, meron din po tayo mga tinatawag ng presidential advisors, no? At kalamihan naman itong mga presidential advisors hindi na kinakailangan ng commission appointment confirmation kasi hindi sila head of departments, no? So, nandyan po yung presidential assistant on political affairs. Dati po yan si Senator Tol. Hindi na po yan napunuan na umalis si Senator Tol. Pero crucial po yan para makonsolidate yung political base ni BBM. Lalong-lalo na po na broad coalition talaga ang nag-select ang bumoto kay BBM. So kinakailangan buuin yan para maging solid na political base, no? Meron din po tayong political advisor for OFW affairs, pero dahil meron na nga po tayong bagong departmento para sa mga OFW, baka hindi na po yan punuin. At meron po tayong yung Office for Mindanao Development na cabinet position po yan, no? So ako, inaasahan ko yung isang very strong supporter po ni BBM na naging supporter din ni Presidente na taga Davao po, sana po siya ang matalaga dyan. Pero hindi ko muna sasabihin ang pangalan niya. Pero ang kanyang initials ay LM. At tingin ko yung mga taga Davao, alam nila kung sino aking pinapanigan para maging Presidential Advisor for Mindanao Affairs. No? At syempre, meron din tayong Presidential Advisor for Visayan Affairs. Yun yung kay Secretary Bino. Meron tayong Presidential Advisor for Southern Luzon Affairs, no? Yun yung kay Governor Inayo Iñares na post. Na pwede naman siguro italaga muli si Secretary Iñares kasi siya naman po talaga ay sumuporta rin kay Apo BBM. So far so good po, konti na lang po inaantay natin. At dun sa mga nagtatanong, ako ba'y magsisilbi? Meron po tayong tinatawag na one-year ban. Dahil natalo tayo ng eleksyon, nakasulat po yan sa batas na hindi tayo po pwedeng matalaga sa kahit anong pwesto sa gobyerno. Hindi naman po ibig sabihin na lahat ng appointments ay bawal sa akin. May mga appointments po na in the private sector, bagamat dominated by the Philippine government, or in multilateral institutions, no? Gaya ng UN, na ang appointing power naman ay ang international organization, although kinakailangan ang nomination. Pero sa ngayon po, I think I will go back to law practice dahil 4 na taon lang naman po ako na gobyerno and on my life, out of 55 years, 4 years lang akong gobyerno mula nung nag-graduate ako ng law school at the age of 24, ako naman po ay nasa practice and teaching. Hindi po siguro ako makakabalik sa UP kasi hate nila ako dyan, okay lang po yan. Nawalan po ako ng tenure nung ako po ay naging kongresista at talaga naman pong halos wala naman sumuporta kay Duterte at kay BBM sa UP. Bagamat pansinin niyo po, karamihan ngayon ng miyembro ng gobyerno ni Apo Bongbong, taga-UP rin. At galing pa dun sa pinaka-konservatibong skwela ng School of Economics, kung saan din ang galing si VP Lenny, no?
So I guess hindi ibig sabihin na palibasa yung institusyon ay hindi sumuporta kay BBM, yung mga graduates hindi na na-appoint. No? Pero para dun sa nagtatanong kung makakabalik ako sa UP, siguro po hindi. Hindi ako tatanggapin dyan ng aking mga current faculty dyan dahil nawala po yung tenure ko nung ako po ay naging kongresista. Nung meron akong tenure, kahit anong position ko sa at pananindigan ko, will not matter kasi guaranteed yung tenure ko. Pero since nawala po yung tenure na yan, kinakailangan dumanli sa proseso at mukhang hindi na tayo papabalikin dyan. No? Okay lang po yan dahil marami naman pong ibang eskwelahan, no? Na po pwedeng pagturuan. Nung minsan po ay nagturo na nga ako sa Stillman University at nung minsan po tayo po yung naging graduation speaker sa aking alma mater na ako grade school sa PCU. So it could be that I could also teach law in PCU. Pero ngayon po paisi-isi muna ako dahil I do not know what my immediate plans will be. Kasama po dyan yung ating engagement para litisin yung kaso ng war crimes sa Ukraine. Pero kasama din po dyan yung possibility na babalik tayo sa academe abroad sa Cambridge for a fellowship. Marami naman po mga possibilities dyan. At tayo po yung nagturo rin dati sa National University of Singapore at saka sa American University. Pwede po tayo bumalik dyan sa mga institution na yan. So, hindi lang po ako nakaka-decision pa kung anong gagawin talaga. No? So anyway, yan po ang aking mga pananaw tungkol sa appointment. Ang pinaka-importanting natutunan po natin ngayon ay lahat ng mga heads of departments dadaan sa Commission on Appointments. Yung dalawang appointment, isang ad interim appointment na fully valid unless rejected by the Commission. At ironically, yung regular appointments na acting appointment until otherwise approved by the Commission on Appointments. Sana po, marami rin natutunan natin na marami tayong napulot na kaalaman dito sa ating maikling The Spokes Hour. Pansinin niyo po, hindi na tayo The Uncensored Spokes. Tayo po ngayon ay The Spokes Hour. At sa susunod nating mga live, kung meron po kayong mga katanungan, policy or legal in nature, please feel free to send in your questions dahil I also want to answer yung mga questions na nais niyong malaman ang mga kasagutan. Okay? So, broadcasting from Cebu, ito po ang inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque, nagsasabi, maraming salamat sa suporta, Cebu at Pilipinas, and hanggang sa susunod na Spokes Hour. Ito po ang Spokes ng Bayan, Harry Roque, nagsasabing, I love you, Philippines.